Hi guys, this is Architect John and this is my 8th vlog. For today, ang pag-uusapan natin is all about Architect's Freelancing Startup Toolkit. Dito natin pag-uusapan yung how to deal with a freelance job. Applicable to sa mga architects na gusto nang umalis sa trabaho, mga new board exam passers, architect or other designers na nabubore na sa ginagawa nila sa office kasi isa lang yung ginagawa nila. If you're in the design lang. Lastly, yung mga architects na gustong mag-design freely nang walang boss na masusunod yung design niya based on his perception. So, bago ang lahat, pag-uusapan natin yung disadvantages ng freelancing sa architects. Unang-una, the cash flow is inconsistent. Kung kailan ka lang magkaka-project, doon ka lang magkakapera. Pangalawa, the competition is really hard. It's difficult kasi marami tayong kompetensya. Merong architects to architects, engineers, contractors, and other construction professionals. Number 3 is the liability. Kapag freelance ka, nagkaroon ka ng project, hindi sa company yun. Wala kang kumpanyang nire-represent. So, ang nire-represent mo is your own, yourself, yung sarili mo. So, liability is on your own. So, dun tayo sa advantages. Unang-unang advantage, kung sa work mo, sumusunod ka lang sa gustong ipa-design or ipagawa ng boss mo, sa pagiging freelance, ang unang advantage is you can design freely. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung preference mo, based dun sa preference ng client mo, masusunod. Wala kang sinusundang boss or principal. Number 2, you can meet a lot of people and widen your connections. So number 2, ito yung importante rin kasi if compared sa employee job, yes, meron kang mamimit na tao makakapag-socialize ka. But iba sa freelancing, mas broad yung magiging connections mo sa ibang tao. Meron kang makakausap na hindi mo kilala. Meron kang makakausap na suppliers, contractors, designer, clients, other design professionals na ikaw mismo yung naghanap or ikaw mismo yung mismong kausap nila, not your company. Number 3, this is an advantage for me, learning from your mistakes. So, for example, gumawa ka ng project, you designed it, tapos merong nagkaroon ng revision na nagkamali sa actual. So, next time, kasi ikaw yung naka-experience, next time na gagawin mo siya sa susunod na project mo, alam mo na mali yun. So, learning from your mistakes is an advantage for me. Number 4, dito mo may experience yung real world. You can design from inception to construction. Kung sa work mo ngayon, nagde-design ka lang, tapos iba yung nag-handle ng construction, dito sa freelancing, pwedeng ikaw yung yung design mo, is makikita mo ng actual construction. So, mas mabobroad yung, broaden up yung experience mo regarding the design process up to the bidding, up to the construction process, up to the completion stage. Number 5, in freelancing, you will gather your own portfolio. If company employed ka, yung mga ginagawa mo dyan is company owned. So, it's their intellectual property. Pero kung freelance ka, freelancing job yung ginagawa mo, kung ano yung design mo, which is your product of your hard work, magagather mo siya as portfolio for presentation for the next projects. Number 6, advantage pa ng freelancing job for an architect is your own time. Kumbaga, you will manage your own time. Ikaw ang bahala mag-schedule mo. Ikaw ang bahala mag-schedule ng meeting. Ikaw ang bahala kung anong oras ka gigising, anong oras ka gagawa, anong oras mo gagawin yung isang bagay, anong oras ka alis ng bahay. So, you have your own time. Free na free ka. So, dito na tayo sa startup toolkit or yung mga tips kung paano sa freelancing job ng architect. The first thing you will consider in a freelancing job is invest on your computer hardware and software. Sa hardware, pwede ka mag-invest sa PC or laptop.
This will help you on the production of drawings, creating models, creating estimates, or other contract documents na kailangan mo sa presentation. Number 2 is printer. Kailangan mo ng printer for printing ng contract documents or anything na drawing, floor plans, perspective, kung meron kang check prints, mas advisable magkaroon ng printer kaysa magpa-print ka sa labas. Meron namang murang printers na nabibili sa market na continuous yung ink. Huwag kayo bibili ng cartridge type kasi medyo mas mahal. Pag nasa presentation stage ka na, present na kay client, kailangan mong, pero hindi ko naman siya sinasabi na bilhin nyo or magkaroon kayo. Recommended ko lang, for example, tablet or iPad, pero kung walang ganon, sketchpad. Pero kung walang ganon, you can print it out in a photo paper. For example, represent ka ng perspectives, ng plano, i-slide mo na lang sa tablet mo or iPad, mas madaling maintindihan, mas makikita ng client yung color scheme, tapos yung mas maganda yung presentation ng design mo compared sa printed lang sa photo paper. Doon naman sa software, invest your knowledge in learning new softwares. Kumbaga, mag-invest ka sa panunood ng tutorials regarding different softwares. Manood ka sa YouTube kasi libre naman yan. Lumion, Revit, AutoCAD, SketchUp, iba pang softwares na kailangan mo para ma-boost yung knowledge mo. Number 2 tip for freelancing is advertise yourself. Paano mo i-advertise yung self mo? Ang pinakamadaling advertisement for you is through social media. Merong Facebook, kagaya ng page ko. Merong YouTube channel, kagaya ng vlog ko ngayon. Meron ding social events. Kung merong event, pwede mong salihan, or company, or school event na pwede mong salihan. Basta may advertise mo lang yung sarili mo. Huwag ka mahihiyang mag-post. Kahit walang like yan, kahit 2 o 3, 5 likes lang yan, post ka lang ng post kasi libre naman yan. As long as maraming makakitang tao, kahit hindi nila i-like, basta alam nila na nag-provide ka ng ganitong service. Number 3 tip, do construction. If you can do design and construction, mas better. If you can do construction, okay din. Sa construction, unlike sa design, mas madali yung pag-gain ng money through construction. So pwede ka mag-fit out, pwede ka mag-renovation, pwede ka mag-extension, etc. regarding construction. Number 4 tip is have a partner contractor or partner engineer. For me, I have a partner contractor na pag may project siya, tinatawag niya ako, ako yung magde-design ng project niya, then he or she will construct. Pag may partner engineer ka naman, for example, civil engineer, may magpapagawa sa kanyang kliyente, yung design ng bahay na yon, ibibigay niya sa iyo yun. Or kahit ibang engineer, for example, electrical, basta makipagkaibigan ka o makipagpartner ka sa kahit sinong engineering professionals na pwede magbigay sa iyo ng projects or contractors na pwede magbigay sa iyo ng projects. Number 5 is gain trust on your first client. So sa unang project ko, shout out kay Ma'am Anna. This is my first project na designing construction na fit out. Kasi siya yung magiging bread and butter mo. Baga, regarding portfolio, meron ka natapos na design, natapos ka na construction. Siya yung first client mo. Tapos, pwede kanyang i-recommend sa iba. Kung maganda yung gawa mo, pwede kanyang i-recommend sa kaibigan niya, sa katrabaho niya, or anything na pwede kanyang i-advertise. Basta, in dealing with client, kailangan makuha niyo muna yung trust niya at kailangan honest ka lagi sa ginagawa mo. Number 6, this is the last tip. You must have a determination, passion, and put God first.
So determination na kapag magde-deal ka na sa freelancing job at magki-quit ka na sa employed job mo, sa company mo, or sa anything na kung saan ka naka-employ, kung gusto mo na mag-freelance, kailangan determined ka, kailangan decided ka na ito yung gusto mo para sa job na to. Kasi ito yung magiging paraan kung paano ka mag-grow. Dapat maging ready ka sa mga projects na, dapat maging ready ka sa mga panahon na wala ka talagang project. Dapat maging ready ka sa mga panahon na merong palpak na nagawa yung tao mo, or merong pangyayari na hindi inaasahan. Kailangan determined ka and decided. Tapos passion, kailangan yung passion mo on your profession, kailangan nandun lagi. If you're an architect, be professional to your clients, to the contractors, to the suppliers, to your allied professionals. And third, yung dapat lagi mong inuuna yung Panginoon, or put God first on all your projects. Mamaya pagdasal mo na sana maging maayos yung project na to, na maging maayos yung flow, na walang maging bulilyas or problema, and it will follow. God will provide. Tapos ang pinakamahalaga is patience. Kailangan maging patient ka. Example, 2 weeks ka palang walang nagiging client, walang project, babalik ka na, magkikwit ka na agad. Ay, gusto ko nang bumalik sa kumpanya kasi wala akong project eh. Hindi pwede yun, kasi kailangan mong maging determined na magkakaproject ka. So, dun sa tips na binigay ko, sundin mo lang yun. Advertise yourself, learn new things, tutorials, advertise yourself on Facebook, YouTube, have a partner contractor, have a partner engineer, have a partner architect, then you will gain. Yun lang naman eh. Kumbaga, hindi laging Pasko, may mga times na wala ka talaga. So, ganun lang, doon ka mag-grow from start. So, step by step naman yun eh. So, kailangan determined, passionate, and put God first on your work. Thank you guys. Please subscribe down below and hit the notification bell para sa mga nag-subscribe, kasi we are on our 1,000 subscribers. So thank you for subscribing guys. God bless.